What's up mga lords natin dyan and mga boss natin dyan. And today, our topic for today is all about the differences. Differences bang tawag doon? Basta the difference about the using this BOYA. Ito. BOYA, BYMM1 at saka yung internal microphone ng ating cellphone. So, gumagamit ako ng BOYA. Mga ilang araw na. So makikita ko talaga yung differences nila between using your internal microphone tsaka ito. Then yung ginagamit ko dito is yung Oppo F9 na smartphone tsaka hindi yung default camera application yung ginagamit ko. Hindi katulad ng Samsung, hindi katulad ng I think pareha sila sa Huawei, yung mga may ano talaga brand talaga na mga phone. Kasi nga pag nilagay mo si BOYA dito sa iyong smartphone gamit yung Samsung or yung mga branded na mga cellphone, automatically mati-turn off yung internal microphone ng inyong smartphone. But dito sa Oppo, I think all Oppo, basta yung ginagamit ko is Oppo F9, pag ginamit ko yung internal, ay pag ginamit ko yung default camera ng Oppo F9 ko at saka in-apply ko, nilagay ko si BOYA, same pa rin. Functional pa rin yung internal microphone ng Oppo F9 kahit naka-on na yung BOYA natin or naka-built-in na yung naka-plug-in na yung BOYA natin. So that nag-search ako sa Google kung ano ba yung mga dapat kong gawin para i-turn off ang internal microphone ng Oppo at ang gagamitin ay ang BOYA. So therefore, walang option sa Oppo na pwedeng i-turn off yung internal microphone sa default camera. The second option na ginawa ko is to download the camera application, which is free and no advertisement. Free lang po talaga siya. Nilagay ko dyan sa ibaba yung link para ma-download nyo yung camera na ginagamit ko. So isa-set nyo yan sa setting mga lords. Hindi po yan automatically na i-detect. So ito yung ginagamit ko mga lords na camera at saka di, kung gusto mo talagang gumamit ng BOYA, hindi ko ginamit yung BOYA ngayon. Ayan, nandyan siya ngayon. So ganito yan. So pumunta lamang kayo sa setting mga lods. Ayan, dito sa video setting. Ayan, so makikita mo dito audio source. Ito mga lods, ito mismo mga lods, audio source. Pindutin nyo yan. Ito yung gagamit. Ito yung ito-chose nyo. External mic if present. Ayan. Chose nyo yan mga loads. Then yun. Pwede mo nang ikabit si BOYA. Ito si BOYA. Dito sa smartphone mo. At saka pag nakabit mo na ito automatically, ito na yung gagamitin niya. At saka mag-turn off na yung internal microphone ng ating cellphone. Kasi nga, pag naka-turn on yun, ganito yung result yan. Yan, kung naririnig nyo yan, yan yung result. Hindi nyo ako maririnig, kung hindi nyo ako maririnig, ganun talaga. Okay? Kung kaunti lang yung voice na naririnig nyo, ganun talaga dahil nga naka-turn on yung ating internal microphone. Ngayon, nandito ako, as you can see, dito sa kiliran ko is yung electric fan na naka-number, malakas yan, number 2 at or number 3. So, kung nasasagap niya yung hangin, talagang lahat nasasagap niya, hindi nyo ako maririnig or hindi nyo ako talagang clearly na maririnig yung boses ko kasi nga maraming sumasapaw na hangin, like, parang gumaga nun mga lods. Pero, pag naririnig nyo ako, it means to say effective yung BOYA MM1. At saka yung nakita ko dito mga lods ha, napansin ko dito mga lods ha, maganda talaga yung quality ng output. Pagdating ko sa edit, nakita ko kasi naka surround yung speaker ko, nasa likuran, tsaka nandito din sa harap, tatlo dito sa harap, ayan, tsaka yung woofer natin. So, pag-edit ko gamit yung application na Filmora lang yung application ko ha, hindi ako pro mag-edit, hindi ako katulad ng mga professional editors na gumagamit ng Adobe.
pag-edit ko sa Filmora, parang na-amaze ako sa quality ng voice ko. Kasi nga, wow, masyado siyang, hindi ko ma-explain basta masyadong maganda. Pero ako mga example na ginamit ko yung Boya at saka hindi ko ginamit yung Boya. Ilalagay ko din dito sa video na ito, mga Lods. So, gagawa sana ako ng vlog na nagda-drive ako ng motorsiklo. Kaso nga lang nawala yung pangdikit ko sa motorsiklo. Kasi nga ilalagay ko ito sa motorsiklo. Ihaharap ko itong microphone ng Boya fronting na talagang super siguro mga 90 to 100 kilometer speed yung tatakbuhin natin. Titingnan natin kung ano ba yung quality. Kaso nga lang hindi ko pa siya na-try. Later mag-a-update tayo kung gaano ba talaga kaganda tong Boya na to. So nabili ko lang ito ng worth 800 plus mga umabot ng 900 something sa Juan Gadget. Ayan, I recommend talaga. Not sponsored po ito ha, pero nare-recommend ko lang sa kasi nga maganda silang mag deliver. Ayan, so naka bubble wrap po ito, kasama po ito. Ito. Kasama po ito Ulanzi ba? Ito Ulanzi, parang ganun. So yung model niya is ganun yan. STO2L. Ayan, ito po yung mount na minamount ko sa Boya ko at saka sa cellphone ko. Kasi nga meron siyang libreng, hindi ko alam kung anong tawag nito yung sa itaas. Nakalimutan ko, mga Lods. Basta yung ginaganyan sa mga DSLR para malagay yung mga flash, ganun. Meron siyang ganito. Tsaka, sa same pa rin, doon pa rin ko to, sa One Gadget ko pa rin to binili. Then, hindi siya plastic, mga Lods. Alloy siya. Alloy, aluminum. Basta matibay siya. Nabili ko lang sa kanila is worth 200 plus pesos lang. So, sinabay ko sila. Nakarap po ito silang dalawa sa isang bubble wrap. Maganda po yung pagka-wrap nila, mga Lods. PM nyo sa Lazada, kasi nga authorized distributor sila. PM nyo sila sa Lazada, One Gadget, ayun. One Gadget, mga Lods. Ayan. So, check natin mga Lods kung okay ba talaga yung quality. Kung ano ba talaga yung differences pag ginamit natin yung internal microphone at yung Boya. Tara, let's go! Okay, I'm just trying to record these videos using the internal mic of Oppo F9 and I'm using other application rather than the default application camera of the Oppo F9. It is because the default application of Oppo F9 is walang setting to turn off the internal microphone. So I trying this kung effective ba talaga siya. So I'm using the internal microphone now and I try to plug this one, mga Lods. Plug in natin sa phone niya. So this is the result of video recording using audio test using the Boya M1, mga Lods. And naka-plug in na po siya dito sa ating microphone, dito sa ating camera. This is not the default camera of Oppo F9. It is because the default camera of Oppo F9 is wala siyang setting to turn off the internal microphone. So let's try to put this mic into itong ang tawag to, wind ng electric fan, kung nare-record ba, nasasagap niya ba yung wind. So ayan, nakatagilid po siya kasi nga yung mic, internal mic natin is nasa giliran, dalawa, at saka sa left and right po yan, at isa dito, tsaka ito yung front using the Boya. Ayan po, lagay po natin kung okay po ba talaga siya, mga Lods, ang boses ko. Kasi nga pag hindi siya okay, mga Lods, hindi mo maririnig masyado yung boses ko. Pero pag clear masyado yung boses ko, then that's good. So that's all, mga Lods. Yun talaga yung differences nila. Kung narinig nyo naman at napansin nyo naman kung ano talaga yung yung naiiba sa kanila using the internal microphone of Oppo F9 and using this Boya BYM M1.
And maraming salamat sa lahat ng mga nanonood ng video na ito, mga Lods. At kung bago ka pa lang dito, Lods, welcome sa ating channel. Ayan. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, just hit that subscribe button down there. You can also click that bell button para malaman ang mga bagong updates sa ating channel. And again, ako si Miko dito sa Miko TV saying, have a wonderful day! Bye-bye! Mwah! Bye-bye, mga Lods! News, games, tutorials, review, travel vlogs, and more here in Miko TV. Miko TV. Thank you.